Ito na yung vaccine, mga kaibigan, na pag-mix ko na. So isasaw-saw lang natin tong karayom, ayan, needle. Dalawa yung butas. Kaya pag sinaksak natin yan, dalawa rin yung butas na magagawa doon sa wing web. Kung nakikita nyo, may laman na. Itutusok lang natin yan, mga kaibigan. Sa magandang araw muli sa inyong lahat, mga kaibigan, tayo nagbabalik dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo yung mga kaganapan dito sa aming backyard dahil lumipas yung halos isang linggo na nag-uulan. Medyo hirap yung mga manok natin at yung mga grouse natin. Buti na lang naagapan natin na hindi sila magkasakit o hindi sila magkaroon ng anumang malalang sakit mula sa kagat ng lamok, sipon o halak. Samahan niyo ako, mga kaibigan, ipapakita ko sila sa inyo and then yung ibang pagbabago dito sa aming backyard para magkaroon din kayo ng kaalaman at idea tungkol sa mga pinagdadaanan namin tuwing tag-ulan. Tara, mga kaibigan. Dahil doon sa ilang araw na pag-uulan, mga kaibigan, yung habagat dito nga dumaan sa parteng norte ng Luzon, lalo dito sa Zambales. Ayan, napuno na ng tubig yung ranging area natin, wala na tayong ranging area. Yung pato na lang natin yung nandyan. Nag-start na talaga yung tag-ulan, kaya kailangan ko na naman mag-ayos dito sa ating backyard. So tinanggal na pala namin tong net dito, dahil nga nilipat namin yung kulungan ng ating mga Rhode Island Red nandito na sa loob. Tapos naka-break din sila. So medyo limited na naman yung gagalawan ng ating mga manok dahil may tubig na dyan sa baba. Hindi na naman natin sila mapapagala dyan. Sisilipin natin yung ating mga grouse. Ito na pala, mga kaibigan, yung mga nilipat natin dito nung nakaraang vlog. So pinakita ko sila sa inyo. Sila yung mga Rhode Island Red natin na mahigit 1 month old at going 2 months. Pati yung ating mga Buff Orpington. Nakikita nyo naman na healthy sila. Maganda yung katawan, yung kulay. So ang pinapakain namin sa kanila, Integra 2000. So ito pala, mga kaibigan, bibilin ni Sir Steven from Marilao, Bulacan. Bali next week baka ipapaship na namin ito. Hinihintay lang matapos yung kulungan para maidala na doon sa kanila. So tamang-tama yung timing na paglipat natin sa kanila dito, mas lumaki sila ng maayos at mas mabilis silang lalaki niyan kapag maayos yung ginagalawan nila. Ito pala, mga kaibigan, yung sample grouse natin ng UK line na Rhode Island Red. And going 4 months old na yung mga yan. Ito yung rooster at ito yung isang hen. So yun, tangkad, mga kaibigan. Tamang-tama, pwede nating pang pair yan dun sa mga anak ng ating mga show type. So buti na lang may napalaki tayo kahit papano. Kahit na paunti-unti, ang importante meron tayong magagamit pagdating ng breeding season. Kaya nakapagpa-araw tayo ng mga manok, mga kaibigan. Yung last vlog natin 5 days ago, simula nung last vlog na yon, nag-uulan na dito. Kaya ngayon lang namin ulit sila nailabas, ngayon lang sila nakapagpa-araw. Pati yung rooster natin doon na Buff Orpington. So basta ganito ang panahon, mga kaibigan, sinasamantala natin para makapag-relax din yung ating mga manok at mabawasan yung stress nila sa panahon na pabago-bago. Dito nga pala sa ating mga Black Australorp, patuloy pa rin silang umiitlog. Dito sa ating mga hen, umiitlog na rin, pero hindi ko pa sinasama yung rooster kasi nga naglugon o nagmolt yung ating mga tandang. So hindi pa natin pwedeng isama. So lagi nyong tatandaan, mga kaibigan, once na molting o naglalagas ng balahibo, mapahen man yan o maparooster, huwag nyo munang ibibreed dahil hindi rin maganda yung magiging resulta. Kasi pag ganyan yung estado ng kanilang katawan, irritable yan. And then ang kailangan natin maibigay, yung high protein na mga feeds para mabilis tumubo yung balahibo nila. Yun yung sekreto doon, mga kaibigan, once na taglugon, pakainin nyo ng high protein na mga feeds. Tapos magandang vitamins para mabilis nilang mapatubo yung balahibo nila at mabilis silang makabalik sa pagbibreed nila. Yun yung may bibigay kong tip sa inyo. Ito naman yung mga sisiw na nilipat natin nung nakaraan, mga kaibigan. Malalaki na rin sila dahil going 2 weeks old na. Meron tayo dyan Brahma, Rhode Island Red, tapos Black Australorp. So sila yung unahin natin bibigyan ng Fowlpox vaccine, yung mga sisiw natin, pati yung nandun sa kabilang brooder cage. So bibigyan na natin sila ng protection para makaiwas sa Fowlpox. Alam nyo ba, mga kaibigan, ang Fowlpox ay hindi nang gagaling sa sinusunog na kasoy, yung bunga, o yung pagkikirog sa Ilocano. Nanggagaling ang Fowlpox sa kagat ng lamok. So yun yung number one na source niyan, mga kaibigan. Gaya ng sabi ko dun sa mga previous vlog natin, dalawang sakit ang nakukuha sa kagat ng lamok, yung malaria at yung Fowlpox. So ngayong tag-ulan, syempre maraming lamok. Yan ang number one na kalaban natin maliban sa sipon, ay yung pagkakaroon nila ng bulutong.
Kapag healthy naman yung mga sisiw at manok natin, kahit na magka-foul packs yan, bigyan lang natin ng magandang vitamins, usang gagaling yan mga kaibigan. Kasi kapag may na yung resistensya nila, tapos tinamaan ng foul packs, sigurado mamamatay yan kapag di nyo naagapan. Hindi naman ganun kalala ang foul packs mga kaibigan, once na maganda ang immune system ng ating mga sisiw. Pero mas maganda pa rin syempre kapag may antibodies sila galing doon sa bakuna natin. So ipapakita ko sa inyo yung vaccine. Para sa mga beginners na katulad ko na hindi pa alam ang mga bakuna, ito yung dalawang klase ng bakuna mga kaibigan. Sabay ko kasi silang binili, yung ating NCD plus IB o yung Lasota plus IB. Ang ibig sabihin nun mga kaibigan, yung pangpeste tapos infectious bronchitis. Ito naman yung foul packs natin. So kapag bumili kayo sa poultry supply nung ating NCD plus IB o Lasota plus IB, kulay blue yung diluent niya. Tapos ito yung live vaccine natin, powder yan sa loob mga kaibigan. Kung hindi man nyo ilagay sa ganitong lagayan, yung may yellow, ilagay nyo sa ref doon lang sa chiller. Ito yung live vaccine mga kaibigan, kailangan hindi ito mamamatay. Kasi once na nilagay nyo to sa mainit, wala ng bisa ito. Ito naman yung sa ating foul packs. Ang pinagkaiba niyan mga kaibigan, ito pinapatak lang, ito tinutusok sa wing web. Ito yung ibibigay natin ngayon, after 1 week ito naman. Ito yung pin na ginagamit mga kaibigan, bali dalawa yung butas niyan. So nilagay ko dyan, sterile ko lang mamaya bago natin itusok sa wing web ng ating mga sisiw. So ito naman yung kanyang diluent, kulay puti. Parehas lang sila nung ating NCD plus IB na powder kasi nga mga live vaccine to mga kaibigan. Ang pinagkaiba nila sa killed, kapag killed vaccine, kulay puti na malapot. Yun yung binibigay natin, ini-inject sa pitso. So ipapakita ko sa inyo kung anong kahalagahan nito, lalo na sa mga breeders mamaya kapag binigay natin. Ito na yung vaccine mga kaibigan na pag-mix ko na. So isasaw-saw lang natin tong karayom, dalawa yung butas. Kaya pag sinaksak natin yan, dalawa rin yung butas na magagawa doon sa wing web. So ito yung ating sisiw mga kaibigan. Ang sinasabi kong wing web, ito yung pakpak niya. Dito sa part na to yung malambot. Ayan, makikita nyo yan. Dito sa bandang itaas. Yan lang naman yung may balat dyan na malambot. Wala naman dito sa side na to o doon sa kabila. Buto na yan mga kaibigan. Ito lang yung balat na yan. Madali lang naman sundan pag nagbakuna kayo. Ayan dito sa ilalim, mas kita natin. So ito yung mga muscle niya. Tapos dito sa purong balat, dyan lang natin itutusok ng patagos. Kapag sisiw lang yung babakunahan natin, kahit mag-isa lang tayo mga kaibigan kasi madali lang hawakan. Pero kapag malalaki na, yung mga month old hanggang breeders, kailangan may tagahawak kayo bago nyo itusok. Kasi kadalasan kapag matigas yung wing web ng breeders natin, napuputol yung needles natin. So wala yung spare mga kaibigan. Kapag naputol yan, mahirapan na kayo. So ito sa mga sisiw natin na week olds, malambot lang yan kaya madali lang natin itutusok. So ito yung needle natin, ayan, kung nakikita nyo may laman na, itutusok lang natin yan mga kaibigan. So ayun, tapos na yung ating foul packs vaccine. So kapag magbabakuna kayo, kailangan 3 days na bigyan nyo sila ng anti-stress. For example, June 16 ngayon, June 13 pa lang dapat nagbibigay na kayo ng mga vitamins na pang anti-stress para ma-ready yung katawan nila. Katulad din to ng mga NCD vaccine natin na nilalagnat sila kapag pumasok sa katawan nila. So tatapusin na muna namin magbakuna mga kaibigan, and then mamaya doon naman tayo sa mga breeders. Importante rin mga kaibigan yung pagbabakuna sa ating mga breeders. Kailangan ina-update natin yan, lalo na kapag new breeders, kailangan may mga bakuna para may antibodies yung ating mga manok. Once na nakadevelop na sila nun at nagbreed sila, yung mga mapuproduce nilang sisiw ay maipapasa nila yung antibodies nila. Sa ganung paraan, kahit hindi natin agad bakunahan yung mga sisiw, ay may immunity sila. Pero kailangan hindi natin yung patagalin, mabigyan agad sila ng bakuna para mas lumakas yung immune system nila. So itong mga breeders natin, dahil naka-break, ayan, bibigyan natin lahat yan, yung ating mga Rhode Island Red, yung ating mga Brahma, at yung ating mga Black Australorp, pati yung ating mga Buff Orpington. Hindi ko na maipapakita yung pagtusok namin dahil hindi ko na mahawakan na maayos dahil dalawa lang kami. So kailangan mahawakan mabuti para hindi ma-injured o mabali yung pin natin na pinang i-inject. So mamaya na lang ulit mga kaibigan. A few moments later. Ayan mga kaibigan, tapos na tayo magbakuna sa ating mga breeders, pati doon sa ating mga weeks old at month old. Sana may napulot kayong idea sa ating video for today. Lagi niyong tatandaan mga kaibigan, prevention is better than cure. So mas maganda nang gumastos tayo sa mga bakuna, sa mga vitamins, kesa naman maubos yung ating mga manok sa mga sakit o sa mga viruses, sa mga peste.
mas malaki yung mawawala sa atin. Yung nagastos natin sa bakuna at sa vitamins, mababawi naman natin yon. Isang manok lang yon o isang sisiw. So sa susunod ulit mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay. Shout out sa ating mga supporters, sa mga solid subscribers natin, sa mga silent viewers. Marami pong salamat sa inyong lahat. So hanggang sa muli mga kaibigan, and God bless us all.